You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Jason sa bumuwelta nga sa news anchor na si Karen Davila. Ito'y matapos nga na kwestiyonin ni Karen Davila ang pag-appoint ng bagong pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos kay Trixie or Attorney Trixie bilang PCOO Secretary. Kung saan kamakailan lamang ay nag-explain din itong si Attorney Trixie na hindi siya magiging personal speaker or siya ang magiging tagapagsalita ng Pangulo ay hindi ganon ang kanyang magiging trabaho. Inilinaw nitong si Attorney Trixie na meron siyang mga kailangan na siyasatin pagdating sa mga sasabihin ni Pbbm at iyon ay kanyang i-clear at kung may mga katanungan ay pwede nga daw tanungin sa kanya. Yan ang kanyang magiging trabaho. Samantala, mukhang hindi nga agree si Karen Davila sa pag-appoint ni President Bongbong Marcos kay Attorney Trixie. Mukhang ang pagiging vlogger nito ay kanyang sinisita rin. Samantala, narito nga ang naging buwelta ni Jason Sa. Sabi niya, Karen Davila, stop trying to be relevant. You are not. Wala kang binatbat sa utak at abilidad ng Marcos nominees. Park yourself. Sinabi nga ito ni Jason Sa ay narito naman ang pag-agree ng mga netizen at ang kanilang naging buwelta kay Karen Davila. Anbel Sulki, Sergey Arrogante talaga si Karen Davila at feeling superior sa mga nominees eh wala naman siyang binatbat. Hanggang Feng lang ang kaya ng bumunya ah. Narito naman ang naging say ni Jais Beltran Ford. Sabi niya just like what she did sa isang interview sa mga sumukong NPA. She was trying to convince herself na may mali sa process ang mga army o government. Obvious na she don't like the government led by our best president. Sabi naman ni Lala Michun, ba't ba minamani ni Karen si Attorney Trixie? Can she just talk and judge pag nakikita na yung trabaho niya if capable or not? Everyday kong napapanood si Attorney sa karambola at matalino siya and besides, dati na siyang nagtrabaho sa PCOO. Takot lang sila kasi si isang attorney ang uupong mag-head sa PCOO at di nila mabubusalan. Say naman ni Samra Ed Sanakan, pwede siyang magbakasyon muna sa ibang bansa, balik lang pag di na Marcos ang president. Sabi ni Tony Lara, let her stay there and have a head-on collision with any of the Pbbm appointees. Papunta pa lang tayo sa exciting part, Miss Karen. Anyway, narito pa ang pagtatanggol ng mga netizen kay Attorney Trixie laban kay Karen Davila. Sabi ni Judith Ladica Castillo, aray ko feeling niya kasi pinakamagaling na siya pero walang kumuha sa kanya. Sabi ni Iris Rock, tagal ng tagapabalita niyan na provocative ang ways of interviewing niyan, super. Si Cesar Bernales, sinabing Karen, malayo ang agwat niyo or malayo ang agwat sa iyo ni Attorney Trixie. Yan nga ay nagkaroon ng 1,000 comments ang naging post na ito ni Jason sa kanyang Facebook page kung saan ay pinagtanggol nga ng mga netizen si Attorney Trixie laban kay Karen Davila kung saan si Attorney Trixie po ang bagong PCOO Secretary na inappoint ng ating bagong Pangulo ng Bansa, Bongbong Marcos Jr. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.